pagpalang hapon po sa ating lahat. Dumako naman po tayo sa ating pagkakalob. Paano ba tayo maging isang diligent worker? Sinabi niya sa kanyang salita sa Psalms 10 verse 4, ang mapagpabayang kamay ay dahilan ng kahirapan, ngunit yumayaman ang kamay na masipag. Ang kamay na nakatiklo sa pagbibigay ay laging kinukulang. Kahit na marami kang natatanggap or marami kang blessing na naibibigay sa iyo, parang kulang pa rin at nauubos pa rin. Ngunit ang bukas na kamay sa pagbibigay ay umaani ng sagana. Kung masipag ka sa pagtatanim, ay tiyak na may aanihin ka. Sa aking testimony sa aking buhay, kung paano kami pinasagana ng Panginoon. Dumating din po ako sa sitwasyon na sobrang nahirapan po kami. Nabaon po kami sa utang, sa trabaho ng aking asawa, at ganun din may mga loan po kami. At hindi rin po kami nakakabayad ng bahay. Ang resulta po nun ay wala na halos natitira sa pinagtrabuhan ng aking asawa. Pero nanampalataya pa rin ako sa Panginoon at nagtiwala na kaya niyang baguhin kung anong man sitwasyon na meron kami. Marunong lang talaga tayo maghintay in a right time, in a right place sa ating buhay. Noong time po na ang pandemic na mas lalong nakakaba, na marami po ang natanggal ng trabaho, nagutom, nahirapan, doon ko po nakita na ang lahat ng bagay na ibinigay namin o tinanim namin sa Panginoon ay aming inani. Kasi po, kami po ay napagpala ng Panginoon sa kanyang pangako. Yung pangako niya na bubuksan niya yung langit upang ibuhos sa iyo ang masaganang pagpapala. Doon namin naranasan yung blessing niya ng Panginoon para sa amin. Doon namin naranasan yung tapat na pag-ibig ng Diyos para sa amin. Nagulat na lang po kami na nakakabayad na po pala kami ng mga utang sa bahay, sa loan. Yung 7 taong kami nakakulong sa utang. Walang imposible kay Lord. Yung akala mo na hindi ka na makakaahon sa hirap, isip ko lang pala yun. Basta maniwala ka, magtiwala ka, manampalataya ka, at ideklara mo sa buhay mo ang mga pangako ng Diyos. At maging masipag ka sa pagbibigay, at lalo magbigay ka ng oras at panahon mo para sa Panginoon. At siya ang bahalang gagawa sa iyong buhay. Iaalis ka niya sa lupa kung saan ka nahihirapan. Aalis ka niya sa sitwasyon na pangit at ilalagay ka niya sa lupang sagana sa lahat ng bagay. Kaya't po sa oras na ito, hawakan po natin ang ating mga kaloob at tayo'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito sa opportunity na makapagbigay po kami. Kami po ay nagtatanim para sa aming pamilya, nagtatanim para sa aming kaligtasan, at nagtatanim po kami para sa aming susunod na henerasyon. Nagtatanim po kami para sa susunod na henerasyon ng aming mga anak. Alam namin, Lord, na kapag kami ay nagtanim, tsak kami ay may aanihin. Bless, Lord, yung mga magbibigay at hindi pa makakapagbigay. Alam namin, Panginoon, ibabalik mo po ito ng liglig at umaapaw na blessing para sa amin. Hinihiling namin ito sa iyong matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, CMJC Tom Family. At ngayong gabi po, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ibinigay po ulit sa amin upang maging kabahagi ng ating tema ngayong month na Church, Marriage, and Family.
At ang pag-uusapan po natin ngayon ay Making our home an enjoyable place. Ayan, napakaganda ng ating topic ngayon, Tatay. At ang pagkakaroon nga po ng isang pamilya, ito ay dream come true sa ating Panginoon. Kasi siya naman talaga yung unang nangarap, siya naman talaga yung unang nag-design ng family o yung tinatawag natin na home para sa bawat isa sa atin. At ang sabi po dito sa John 10 verse 10, the thief has only one thing in mind. He wants to steal, slaughter, and destroy. But I have come to give you everything in abundance. Wow, everything. More than you expect. Life in its fullness until you overflow. So makikita po dito sa verse na ito, na given na sa atin bilang isang Kristiyano, na meron talaga tayong life of abundance. Yung life in its fullness. Talagang isang buhay na ganap at kasiyasiya. At alam natin na kapag ito ay nangyayari sa atin, ang number one beneficiary nito ay ang ating family. Diba? Ito ay nag-overflow sa atin. Pero, malinaw din naman dito sa salita ng Diyos na walang ibang iniisip ang kaaway, kundi ito ay nakawin sa atin, patayin sa atin, sirain sa atin. Wasakin yung pamilya. Wasakin ng pamilya yung unang role niya. Kasi nga, doon, kapag nawasak tayo, makikita natin na magbe-benefit ang madidisgrasya nito yung family natin. Maapektuhan sila. Lahat ng member ng pamilya, hindi lang isa. Yes, ganoon ang mangyayari sa atin. Kaya naman, napakahalaga na alam natin na meron tayong bahagi para mas maproteksyonan natin yung binigay sa atin ng Panginoon na yun, na abundance, na life in its fullness. So ngayon, yun yung ibabahagi natin ngayon. Oo, nakakatuwa po na ngayong gabi po namin ibahagi sa inyo ang ilan sa mga bagay na itinuro sa amin ng Panginoon. Yes. At how to make our home an enjoyable place. Yes. Ang una pong tinuro sa amin ay learn to adjust. At ano nga po ba yung meaning na adjust? Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, ang meaning na po ng adjust ay to bring to a more satisfactory rate. Wow. Solve, to settle, resolve, or rectify. Yung pala yung meaning nung na pag nag-adjust tayo, we are resolving some issue or conflict sa ating pamilya. Pag nag-adjust tayo, importante na malaman po natin ito. Kaya, ngayon po kasi makikita natin, maraming pamilya ang nasisira. Bakit po? Dahil hindi sila nakapag-adjust. Sa ugali ng bawat isa, diba? Kaya, kahit sa mga matagal na mag-asawa, na matagal na nagsasama, may mga lumalabas pa rin issue na minsan din na nagugustuhan, di ba? Tulad nga po ngayon, kami nga po, sa totoo lang, i-testify namin itong message namin ito, medyo may arguments pa kami kasi parang kami may gusto. Ito yung gusto niya, ito gusto ko. Parang merong conflict na nangyayari, pero by the grace of God, yes, God is amen. Gracious, patuloy niya kaming tuturuan na magpasabot tayo, mag-adjust isa't isa. Ayun po ang napaka-importante, hindi lang po isa ang mag-a-adjust, kundi lahat po tayo mag-a-adjust. Ang husband and wife, kasi po mga anak, kailangan matutunan po mag-adjust para lalo natin makita yung harmony sa loob ng ating pamilya. Yes. Kaya, and pag nag-a-adjust po tayo, ibig sabihin po nun, nagmamahal po tayo. Yes. And ito, kwento lang po namin yung ilang adjustment na ginawa namin. Anong magpapamilya kami. Siyempre po, hindi po madali kasi from single na magkasama kayong dalawa, nagkaroon kayo ng anak, hindi po madali yung stages na yon. Pero ang sabi po, ang nais ng Panginoon, ma-enjoy natin yung mga season na yon, yes, ng bawat season ng life natin, na nag-adjust po tayo. And wala pong conflict na hindi mo naging magulang pamilya natin. Di ba? Yung nga po, isang adjustment na ginawa, nangyari po sa akin po, testify ko sa akin po, yung nagkaroon na ko po ng anak. Ano, sabi po, madali lang, kasama, medyo dalawa lang po kayo eh. Pero yung nagkaroon na po kami ng mga anak, yes, malaking adjustment po sa amin. Kasi po, yung decision making, hindi lang isa, dalawa. Kailangan, agad. Yung decision making namin, maayos. Yes. And isang napagkasunduan po namin na isa po ang maiiwan sa amin sa may bahay. May tutok sa amin. Sa kaya, yun nga, nag-pray po kami, pinagplanuhan po namin kung ano po ba yung pinag-isipan, kung ano yung mga dapat namin gawin. And, nag-out po kami sa conclusion na yun po, nag-compute kami kasi may mga, ano kami, may
yung one na i-an namin eh. Consider po yes, namin yung finances, time, yung finances, time. Yun. Napaka-importante po nun. And yun nga, pareho kami nag-work nun eh. Kaya medyo struggle kung sino mag-resign. Eh, yun nga po, nag-pray kami, then nag-compute. Siyempre, yun ang kailangan. Ang lumabas po, ako kailangan mag-adjust. Kasi nga po, kare-regular sa trabaho. Eh, si Talao, tenured na po siya. Tenured siya sa trabaho. Diba? Sa akin, no, mahirap po yun. Mabigat po ako mag-resign. Kasi lagi kang work talaga ikaw. Oo, since 16 years old po kasi nag-work na ako. Working student na ako. Nag-college ako. Hindi po ako sanay na hindi nag-work. At tapos, suddenly, ako yung tatay, ako yung mag-resign, ako yung... Magluluto. Ako magluluto, ako mag-aalaga, magpa-plancha. Diba ang hirap po sa isang tatay, lalo na sa culture, natin na Pilipino na siyempre, ano sasabihin na iba, papalamunin ka ng asawa mo. Ang mabigat to yung adjustment na nangyari na yun. Pero karina yung sabi ko po, God is gracious. Yes. At hindi yung panahon na yun na... Natapos din. Yung panahon na yun. Ano, hindi for life yung season natin na yun. And, na mag-aan sa nais ng Lord na may turo lagi sa bawat season ng life natin. Kaya, wag ngayon kapatid, kung tayo po yung pamilya natin dumadaan sa anumang pagsubok, finances man yan, relationship na broken relationship na, gusto ni Lord na maayos ito, no? Tapos, yes. By adjusting, para isipin natin na... Parehong magbibigay. Hindi pwedeng isa lang ang pagbibigay. At yung adjustment na yun, hindi habang panahon mag-a-adjust. Tama. Doon sa season na yun, sa particular situation na yun, tatapusin ang Panginoon yung makapagtagumpayan nyo yun together. At ang nanalo doon, yung relationship nyo. Oo, tama. Diba? Kasi nagbigay kayo sa bawat isa. Walang nasirang relasyon. Kasi nga, pag kaya nasisira isang relasyon, isang pamilya, kasi... Ayaw magbigay. Gusto mo, sige, yan ang gusto mo. Gusto ko to. Ito, gusto ko to. Minsan po, nag-conclude na agad, sige, mag-iwalay na tayo kasi hindi naman tayo magkasundo. Diba? Kaya napaka-importante po na matuto po tayo mag-adjust sa family po natin. Tingnan sa bawat situation na pinahihintulutan ng Panginoon, ay hayaan natin yung wisdom niya. The right decision, right way na gagawin natin, whatever situation na pinahihintulutan niya, at mag-submit tayo sa kung ano yung sinasabi ng Panginoon, regardless kung ano yung sinasabi ng ibang tao. Ang mahalaga kasi yung nagkakaunawaan kayong dalawang mag-asawa, meron kayong mutual understanding. Tama. And you support each other doon sa decision nyo na yun until the end. Tapos, that's adjustment. Oo nga, learning to adjust is accepting that person. Or na-accept mo ang asawa mo, ang anak mo, pag nag-adjust ka. Then, learning to adjust is showing your love and care to your family. You care, yes. You share, di ba? At napaka-importante po. Yun po yung unang tinuro sa amin ng Panginoon. Okay. So, napakaganda po niya, Anna, no? At ang number 2 point naman po, pangalawang point naman po na ating pag-uusapan ngayon, is to learn to always be positive. Positive saan? Sa lahat ng bagay. Positive. Kasi, di ba, sa atin bilang isang Kristiyano, meron tayong lifestyle na lagi tayong nagbabasa ng salita ng Diyos. At alam naman natin na ang salita ng Diyos, full of hope. Di ba? Kaya, napakadali naman talaga sa atin na magkaroon tayo ng positive mindset. Pero to be consistent, yung bang ma-maintain natin yung positive mindset na yun, mahirap yun. Lalo na kapag dumadaan tayo sa mga mabibigat na problema, mga challenges sa buhay. Ang hirap, tapos yung mga biglaan, di ka nakapaghanda, di ba? Magkakaroon ka talaga ng somehow is negative na kaisipan. Nag-overthink ka na, di ba? Nag-worry ka na sa puso mo, ayan. At alam naman natin na everything na pinipid natin sa mind natin, it will go down to our heart. At pagbaba sa ating puso, lalabas ito sa ating bibig, at makikita naman ito sa ating actions. Kaya kung positive ang nilalagay natin sa ating kaisipan, down to our heart, positive din ang lalabas sa ating bibig. Parang tiyan love, di ba? Thinking is your emotion and emotion leads you to action. Yes. Kaya, lagi isipin nyo. Lagi nating... Nasa isip lagi nag-uumpisa ang mga bagay na yan. Ano? Napansin ko kasi, ngayon po na nasa yung mga anak namin is nandun na sa stage kung saan sila ay full of energy. So, talon dito, takbo doon, lipad dito, di ba?
Ngayon, may mga iba't iba tayong mga pinagdadaanan sa buhay, yun yung mga naglalaro sa atin. Bagamat hindi naman kadamay doon ang ating mga anak. Pag nakikita natin yung mga ganong sitwasyon, doon lumalabas yung negative or positive energy sa puso natin eh. Diba? At kung negative yan, diba hindi naman po tayo ganito sumaway? Anak, dahan-dahan lang. Hindi naman po ganun eh. Ganito tayo, anak, ano ba yan? Baka mahulog ka, baka malaglag ka dyan, mabubuo lang ka dyan. Ngayon, may energy talaga yung nilalabas ng ating puso eh, doon sa situation na yon. At alam niyo po, napansin ko sa akin, na kapag ganun ako sa aking mga anak, instead na hindi naman talaga mauuntog, hindi naman talaga madudulas, because nakapag-release ako nung ganung energy sa kanila, overthinking ka na, negative na yung lalabas sa bibig mo, talagang, nagugulat sila eh, nadudulas tuloy eh. Di ba? Mas lalong nadidisgrasya tuloy yung mga anak ko eh. So natutunan ko po dito sa sitwasyon na ito na magkaroon ng positive na kaisipan. Ano? At nakita ko, meron akong ginagawa tatay. Yung statement na okay lang yan. Ayan. Doon po sa okay lang yan, nakita ko kasi yung thought doon sa favorite verse natin, 1 Corinthians 10:13. Diba? Walang pagsubok na hindi naranasan ng lahat ng tao. So, ibig sabihin, kung ano man yung mga pagsubok na dumadaan po sa atin, having a positive mindset, doon po, sa pamamagitan po ng statement na, o ng verse na yan, at sinasabi ko sa sarili ko, okay lang yan. Kasi, yung sitwasyon nyo, pinagdadaanan din yun ng iba. At kung yung iba, na pagdaanan nyo, na pagtagumpayan yun, kaya nyo din yan. Kaya okay lang yan. At, minsan naman naiisip natin, hindi, kaya naman kasi napagdaanan nila yon, napagtagumpayan nila yon, kasi ganito sila eh, meron silang ganyan, ganito silang tao, ganyan, may tumulong sa kanila. Eh ako naman kasi ganito ako. Pero sasabihin ko pa rin sa sarili ko, okay lang yan. Kasi doon sa verse ng 1 Corinthians 10:13, di ba sabi doon, yung isang katotohanan na tapat ang Diyos. Kung hindi mo kaya, diba? Siya yung magbibigay ng way. Oo, ng way out. Doon sa situation na yun, ng solusyon. Doon sa situation na yun. So talagang, kahit dumadaan tayo sa mga negative situations sa ating mga buhay, we still need to feed our mind, our heart, ng mga positive na salita ng Diyos sa atin. Yung napaka-importante, yun kasi ang bibigay sa atin ng positive mindset. Yes. Yung salita ng Panginoon. Yung salita ng Panginoon. Yeah. Katulad nung statement na yun, no, lagi ko yung sinasabi. Okay lang yan. At kapag sinabi ko na okay lang yun talaga. Kasi alam ko na may solusyon ang Panginoon. Minsan nga, regardless kung malaki o maliit yung problema. Minsan okay sa'yo, sa akin nga hindi okay. Minsan ganun din. Diba? Ipapakita na. Oo, diba? Tapos, ganun din po sa mga tao na nakakausap natin, na dumadaan sa mga problema. Every time I say okay lang yan, it is really okay lang po. Kasi andyan ang Panginoon para sa atin. Ayan. At ang ibabahagi ko naman po sa inyo sa third point ng ating pinag-uusapan ngayon in making our home an enjoyable place, ano, is to learn to respond, always respond. And not to react. Okay, maganda yan. Yan action naman. Related ito. Kanina isip. Actually, ngayon naman, action yes. Naman ang pag-uusapan natin. Na napaka-importante na nakita ng mga anak natin. Kasi, lalo mga bata po, napaka-importante na 0 to 7 years old, kung ano yung nakita nila sa atin, yun ang gagayahin po nila. Hindi yung, hindi lang siya, hindi po yung mga sinasabi natin, ah, ganito gawin mo, ganito. No. Kung ano po yung ginagawa natin, napaka-importante po, makakita nila ito sa loob ng tahanan. Yung mga, dapat nilang makita hanggang sa paglaki po nila. So dito nakita ko na related ito in always having a positive or be positive in everything, di ba? Sa pagkaisipan natin maging sa ginagawa natin. Kasi kapag negative ang nasa isip natin, negative din yung response natin. Nakakapag-react tayo negatively, di ba? Ngayong pandemic na ito, naging madali po sa atin to know yung mga negative issues sa buhay ng bawat isa. Even sa community natin, sa government natin, or even sa ibang bansa because of social media. Kasi pag nakita mo talaga, puro negative talaga yung nakita mo yun. No? Maraming balita tayong nasasagap kahit malayo natin kamag-anak because of social media, di ba? At hindi natin yung mapifilter. Most of those negative na yon ay talagang dadaan sa atin. At dahil nga,
pandemic, dati, kapag dumadaan tayo sa mga ganyang negative situation sa buhay natin, may outlet tayo. Pero ngayon, wala tayong ibang outlet kundi sa bahay. So, doon natin na ilalabas ngayon sa ayaw man natin at sa hindi. Hindi natin mapigilan na makakapag-isip ka, makakapag-worry ka, at sa ayaw man at sa hindi, kahit na hindi naman talaga alam ng mga anak ko yung mga ganung sitwasyon, nadadamay sila yung the way na magsalita ka, the way na naiirita ka, na mainit na yung ulo mo. Hindi nila alam kasi meron ka palang mga nasagap na balita na hindi nagbigay sa iyo ng magandang pakiramdam o magandang kaisipan, di ba? So dito po sa number 3 point natin, to learn to always response and not react, I learn na doon sa mga uncontrollable issues, mga bagay naman na hindi naman sa wala tayong pakialam, pero alam natin na kahit na anong gawin natin, ay hindi natin mararesolba dahil ang talagang may control nito ay ang ating Panginoon. Huwag na po tayong maki-engage. Huwag na tayong mag-duel doon. Diba? Huwag na tayong makisawsaw. Huwag natin paypayan pa yung mga issues para lalong mag-apoy. Yung mga ganun ba? So, that's what I learned, ano? But, syempre, may mga situations naman tayo na sa loob ng ating tahan na kailangan nating i-deal. Those are controllable naman, di ba? At alam naman natin na nakakawala talaga ng kaligayahan, ng kapayapaan sa loob ng tahanan pag dumadaan tayo sa problema. Diba? Kasi pag masaya naman, nagre-react ka ba ng pangit? Pag masaya naman, maganda naman yung... Pwede ba yung masaya? Hindi, masaya tayo kapag wala tayong problema. Pero pag may mga challenges tayo, talagang... Yan na yung emotion na ilalabas mo. Oo, nakakatanggal yan ng joy. Kapag may problema tayo, diba? Nakakatanggal yan ng kapayapaan sa atin sa loob ng tahanan. So sa mga ganyan, alam naman natin na most of the issues or challenges na kinakaharap natin bilang isang pamilya na minsan, dala iyon ng mga maling desisyon natin kasi hindi agad tayo sumanggunin sa Panginoon. Oh, number one yun. Kasi, hindi na pag-isipan. Ano tayo yun? Impossible tayo ng desisyon na anong gagawin natin? Nag-react ka kaagad. Diba? At mali yung naging result. So, may consequences yun sa atin. At alam natin, we have to deal. We have to settle whatever challenges na dumadaan sa ating mga buhay. Kaya, lagi natin isipin na yung action natin dapat at yung thinking natin, laging naka-align sa Word of God para alam natin na whatever happens, maganda ang resulta nun. Na, minsan, alam, kala natin hindi maganda yung resulta. Pero, doon pinapakita ng Panginoon na one day, papakita natin, di ba, lagi natin narinig sa church, aha moment, lagi natin yes. Pastor, ganyan narinig. Kaya pala. One day, marirealize natin, yung pala yung ginawa ng Panginoon na way para maintindihan natin yung sitwasyon na meron tayo. Yes, katulad ng mga dumadaan sa atin ng mga biglang problema, nagkasakit yung ating mga anak, diba? Yan yung mga talagang bibigay, bilang nanay, nakakalungkot yun, ano? Nakaka-worry yung mga bigla ang mga pangyayari na ganyan, ano? At nakakatanggal yan ng joy sa atin. So, diyan, tuturuan tayo ng Panginoon how we respond right, diba? We have a positive mindset because sabi mo nga, yung word ni Lord, yun yung nagbibigay sa atin talaga ng positive na kaisipan sa bawat sitwasyon natin na merong solusyon lahat. Ano? So doon, natutunan po namin dalawa na dati kasi pag may mga ganyang mga problema, anong ginagawa na lang? Sisisihan tayo, di ba? Ikaw kasi, sabi ko kasi sa'yo ba't mo ginawa yun eh, ganon. Pero dito po, natutunan namin na instead of blaming each other or complaining doon sa sitwasyon natin, ay harapin natin at resolbahan natin kung ano yung sitwasyon na yun. Find solution. Ano yung gagawin natin moving forward? Diba? Kasi diba, ang pagkakamali niya po ay pagkakamali ko din. Regardless kung sino talaga sa amin ang nagkamali. Kasi we are one. Pagpamilya tayo, damay tayo. Ako din nga yun, yung nag-asawa nga ako, labi yung nandila lang, kung may panalangin ko, ayoko magkamali na decision sa buhay namin o tayo. Kasi hindi lang ako, di bali ko lang mag-isa. Pag nagkamali ako, damay. Ako lang mag-isa. Ako lang doon. Pero ngayon doon, pag may pamilya po tayo, tatay, nanay, isipin po natin mga decisions na gagawin natin. Kasi pag nagkamali po tayo, damay po lahat ng pamilya. Hindi po lang ako, tatlo po yung kasama ko ngayon sa pamilya. Tatlong buhay ang masisira pag nagkamali po tayo ng decision. Kaya napaka-importante po nung ating Word of God sa atin na lagi nagpapaalala sa araw-araw na ating buhay na kung ano-ano dapat gawin. Yes. So doon sa mga ganyang mga situation, ano, instead of, yun nga, naunawaan natin, stop blaming, kasi pagkakamali mo, pagkakamali ko, diba, ay
find solution. At dito po, in finding solution, the best solution, isipin natin, una, tayo muna. Ako muna, I am the best solution. Hindi ko ibabato sa iba. O ikaw gumawa nito, ikaw mag-resolve ba nito, I am the best solution na sa mga sitwasyon na ganyan. Kumbaga may magagawa, isipin natin, may magagawa tayo. Yes. May magagawa tayo. Yes. Hindi, bagamat tinuturo naman po sa atin to ask help, pero alam niyo po, napakasarap kapag dalawa kayo, no, bilang isang pamilya, ay nire-resolve nyo whatever issues na binagdadaanan nyo. Kasi alam niyo po, sa akin personal, lalo ako humahanga sa asawa ko. Kasi nakikita ko sa kanya na, uy, kaya niya pala yun. Ay, ang galing. Alam niyo po, meron talagang joy doon after the challenges. Kapag ka po natutunan natin to respond right sa mga challenges na yun, merong joy doon eh, na kahit na dumadaan tayo sa pagsubok, nakakatawa tayo kasi nakikita natin na ito palang kasama ko, kaya niya palang gawin yun. At ako din sa sarili ko, akala ko hindi ko kaya, mapapagtagumpayan ko pala. Meron pa pala akong kayang gawin, hindi lang pala ako nagsastop sa kung ano lang yung pinagdaanan natin before, kasi meron tayong kinakaharap na kaya nating malagpasan. Siya sabi yung hardship, yung mga problems na yun, yung nagpapalabas ng ano natin, yung mga ability natin. Yes. Mga kaya pala natin gawin na in that moment, alam ko hindi ko kaya dati, pero yung nangyari yung mga bagay na ginawa, may ginawa ka, makikita mo yung ability mo, may natatago pa palang mga ability, di ba? Even our children natin. Nakita natin, no, na nagiging responsible na sila, kaya na nila na mga ilang mga bagay na nagagawa nila, yung development nila sa sarili nila, na because meron kaming pinagdaanan na kailangan na nadadamay din sila eh, di ba? Na natuturuan din namin sila kung paano naman nila matutulungan din yung sarili nila. So, there is really positive sa lahat ng bagay, kahit negative pa yung pinagdadaanan natin bilang isang pamilya. Kung matutunan talaga natin na una, mag-adjust sa isa't isa, matututunan natin to always have, to be always positive sa lahat ng sitwasyon, hindi lang sa kaisipan, sa puso, maging sa ating pananalita. And then the last one is, eto na nga po, to always respond and not to react. Oh, ang ganda nung sigar mo lang, kaya nga, laging sinasabi sa atin ng paano, ano, kung ano yung tinanim natin, yun ang aanihin natin. Diba? Kung nagtanim tayo na kasiyahan sa pamilya natin, yun ang maanay natin. Kasi, totoo yun. Kasi, tayo, minsan pag galit tayo, makikita mo buong maghapon, parang sila yung araw natin. Mm-hmm. Diba? Kaya, napaka-importante na lagi natin adjust, positive, and yung action natin ang pang-importante. Lagi natin i-check po natin yon. And yung pang-apat po na i-share po namin sa inyo, ito po ay learn to appreciate. Yes, ito, appreciative. Alam naman natin na naniniwala po ako na sa, para sa atin to siguro simple lang. Mm-mm. Kasi lagi natin naririnig, di ba? Pero husband, wives, anak, kamusta po yung relasyon natin sa bawat isa? Kamusta po yung pagtrato natin sa kanila? Na-appreciate po natin siya sa mga small things na ginagawa niya sa tahanan, di ba? Tayo mag, kayo, asawa ba natin, na-appreciate natin yung asawa natin, hindi po yung mga anak natin. At napaka-importante po nito dahil ang pag-appreciate natin sa kanila ay magdadala sa kanila, yun nga, unang magdadala sa kanila ng positive mindset na maraming nasisira din pamilya dahil hindi nila narinig ang appreciation sa loob ng tahanan nila. Kasi laging hinahanap nila yung appreciation sa iba. Oo, kaya minsan huwag tayo magtataka mga magulang. Mas gusto nila sa barkada nila, sa kaibigan nila, tupambay, hanggang madaling kasi araw. Kasi ang lagi napapansin sa bahay, yung mga pangit na ginagawa. Oo, diba? kaya tanggalin na po natin yung culture na yun. Tanggalin na po tapos, natin. Tapos pag may ginawa tatay, feeling kasi natin, pag na-appreciate natin sila or nagbigay tayo ng mga magagandang salita, corny. No, kaya talagang nami-miss out yung appreciation, which is very important sa relasyon, sa loob ng tahanan. Kasi doon, nalalaman ng ating mga anak ng bawat isa, ay tama pala yung ginagawa ko. Gagawin ko pa nga ito. No, I remember po, kasi nasa, eto, again, ang daming tinuturo ng mga anak natin, tatay, no, sobrang nakakatuwa po na talagang sila din ay parte ng growth po namin bilang isang mag-asawa. At talagang nagbibigay ng joy sa amin, di ba, inside the family. Sila po kasi nasa stage sila nung tinatawag na territorial stage. Everything that they have
kailangan mine akin to, ay, akin to. Di ba niya nakilinig sa'yo yan? Pag sa online, mine red. Hindi. So, lahat ng ano, parang meron silang certain, ano na, isip natin, na, nagdadamot sila. But of course, they don't know that. Hindi po nila alam yung pagdadamot. So, napansin ko, kapag sinabi ko po kay Gracious na, uy, mabait yung ano ko na yan, gigive niyan si kuya, halimbawa ayaw niya pong bigyan yung kuya niya, ano, kung ano man yung meron siya. Ang bilis pong magbigay ng anak ko. Tama, I love, tama. Diba? Kasi, napansin mo yun? Pag, lalo na pag sinabi natin, huwag natin sasabihan na, damot mo naman. Huwag natin, diba, sa atin pa nagbumula. Ay, hindi nga nila alam yun, oh, kung ano yung ibig sabihin. Kaya dapat, yung tamang words dapat natin laging i-apply sa sa pamilya natin. Yun ang importante, marinig agad nila sa atin. Then, paglabas nila sa outside world, yun din ang ibibigay na sa ibang tao. Kaya nga, napaka-importante isalin natin itong family altar, i-practice natin bilang isang pamilya. Kasi doon tayo nag-start, tatay. Eh. Nag-start tayo to appease kasi nga parang feeling natin corny, di ba? Kasi hindi nga tayo sanay. Oo, hindi tayo sanay. Pero dahil pinush natin itong family altar and we are doing the appreciation even sa ating mga anak, they appreciate each other at sa atin din, naging parang normal na sa atin to appreciate. No? Kasi nagawa natin siya sa family altar. Oo, oh, kasi yun nga, at maganda na tuturuan natin sila sa simple way kasi tayong mga magulang, huwag tayong magsabi ng thank you anak sa pag-abot nito, thank you anak sa pagtulong natin. Yes. Diba? Huwag po tayong mayayang sa ganun dahil doon sila lalong lalago, doon na makikita na mapapakita natin yung pagmamahal natin sa kanila. Tapos nakakatuwa po na naririnig din namin yung mga anak namin na na-appreciate nila yung ibang tao. Like yung mga vendor kasi mahilig silang bumili sa mga sa labas, diba? Thank you, kuya! Salamat, kuya! Ingat, kuya! So, nakakatuwa na they also learn to appreciate others. O, kaya practicing po natin ito kasi ito rin yung time na mabigyan natin sila kung ano yung nangyayari sa kanila, diba? Sa buong walang problema kahit sa likod yung family altar eh. Kasi malalaman mo kung ano yung nangyayari sa anak mo. Anak, ano nangyayari sa'yo maghapon dito? Kung nag-school na yung anak natin, kung dalaga na anak natin, binata na anak natin, malalaman natin pagdadaanan nila. Kasi ang family altar is the way of resolving the issue ng depression. Isa sa mga bata na di mo alam na may nasa school na nabubuli mga anak natin, possible kasi, di ba? Sa school. Kasi yan, naranasan ng asawa ko sa akin yan eh. Naranasan niya sa akin nung high school yan. Kaya napakipuntate nung family altar na masabi nila kung ano yung damdamin nila sa isa't isa, sa isa't isa. Pwede din sa family altar, i-open natin kung ito nararamdaman ko na yung tatay, di ba? Kaya napaka-importante na sabi ka lang. Hindi. napaka-importante nito na i-practice po natin. Yes, sa umpisa, it's corny kasi hindi tayo nasanay. Hindi tayo sinanay ng mundo na magsabi ng positive sa kapwa natin. Pero pag ginawa po natin ito, we will create the next generation joyful, thankful, and have gratitude sa bawat bagay. Yes. Pag naisali natin ng mabuti sa mga anak natin at makakita tayo ng generation na maganda. At responsibilidad natin ngayong matatanda ito bilang mga magulang, responsibilidad natin ito. But na ituro natin sa mga bata kung ano yung mga dapat nilang lakaran. Yun ang paalas kasi ng Proverbs, di ba? Yes. Itong mga bagay na po ito ay napaka-simple lang, napaka-basic lang po. Palagay ko, ginagawa nyo na rin po ito sa inyong tahanan, pero mahalaga po na reminder din sa atin ng Panginoon na hindi naman po talaga imposible na tayo ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasaya-saya. At lahat ng po yan ay mararanasan lang natin kung tayo po ay meron talagang totoong koneksyon o totoong relasyon sa ating Panginoon Jesus. So, pwede niyo po sabihin sa amin na, oo, masaya kayo kasi Christian si James, Christian ka din. No, totoo naman po na talagang isa sa napakalaking bagay kung bakit po nararanasan namin yung kasiyahan, kakontentuhan, kapayapaan, security is because Kristiyano po kaming dalawa and we are living, pinipilit namin to live the lifestyle ng pagiging Kristiyano. Pero ang lahat ng po yun ay hindi namin magagawa kung hindi dahil po sa Panginoon. Ano po, at naniniwala po kami na
kung ikaw, hindi ka, meron ka kasama mo sa family mo, hindi pa Christian lahat, ikaw pa lang. Ito pong pangako ng Panginoon sa John 10:10, sa iyo po yun mag-uumpisa. Ikaw po ang joy maker, peacemaker in the family, diba? Ikaw ang contentment maker in the family, at sa iyo po magmumula ang lahat ng yon, at makikita nila, at naniniwala ako na mag-overflow yung life of abundance, yung life of fullness na yon sa lahat ng member ng family mo. And in the future, masasabi mo na, as for me and my house, we will serve the Lord. Magiging Christian din sila. And ako din, last na to, tatay, napakahalaga nito. To those naman na single, di ba? No, napakahalaga. Yes, single ladies, single na mga kalalakihan natin ngayon. Of course, sabi nga natin na ang pagpapamilya is a dream come true sa ating Panginoon. Kasi gusto niya lahat tayo merong tinatawag na home. At dadating lahat tayo dyan. Ano man yung kalooban ng Panginoon. Kailan man yun ay mangyayari yun. Pero ngayon pa lang, ano, kung ikaw ay naghahanap ng tama or right man or right woman para sa'yo, alamin mo kung ano yung standard ng Panginoon. Amen. Yon, kung ano yung, yes. At yun, kung yun ang faith mo na bibigay sa'yo ng Panginoon, then naniniwala kami na yun din magkakaroon ka. Kasi we are praying and looking forward na doon kasi yung pinaka-foundation tayo. Napaka-importante ng foundation lagi. Yung relasyon mo sa Panginoon at at the same time relasyon mo sa kapartner mo. Kasi we are the assistant head of the family. No. Si God yung ating head of the family. At kung ang iyong kasama ay katulad mong mananampalataya, diba, mas maigi, mas maganda yun. Diba? Bagamat sa totoo po, may mga challenges din po kaming pinagdadaanan, ano, pero naniniwala po ako na 2 is better than 1. Tama. Saka, napaka-importante na malaman natin na hindi kayong dalawa yung authority ng family. Ang Diyos ang authority ng family. I know. Na final authority na pag yung kasi nakita natin, mahiya tayo na hindi mahalin. Hindi mag-submit sa ating mga asawa. Oo, hindi. Diba? Kasi hindi naman tayo nagsasubmit lang sa asawa natin. Kung nasa Diyos tayo nagsasabit. Kaya, so every time na nakakaisip ako ng di maganda sa aking asawa, no, sa Diyos ako nag-iisip ng hindi maganda. Din. Pag nakapagsalita ako ng di maganda sa asawa ko, nagsalita ako ng di maganda sa para sa Panginoon. Ganun po yung dapat nating makita lagi sa pamilya natin. At napaka-importante po ng mga bagay na ito. Alam, simpleng mga words lang po yung nakita natin, yung share namin sa inyo. Pero sa amin po, naniniwala ako, malaking impact po sa amin yung mga bagay na yun na nag-adjust, maging positive tayo, yung reaction natin, and yung appreciation time, napaka-importante po sa pamilya natin to. At naniniwala ako, may kanya-kanya naman tinuturo sa atin ng Panginoon. Yes. At maganda rin po na, alam niyo po, na ma-share natin to sa ibang tao, ma-share natin, makakwento natin. Dahil naniniwala po ako na may iba pa tayong pinagdadaanan at may iba-ibang way of God na isunto sa buhay natin, sa isang pamilya. At magiging kalakasan yun sa iba. Magiging pagtuturo din sa iba kung ano man yung mga pinagdaanan natin at pinagtagumpayan sa tulong ng ating Panginoon. And it always boils down sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Doon tayo babalik lagi sa pag-ibig ng Panginoon. Yes, hindi po talaga natin tunay na mararanasan magagawa na ang ating tahanan ay maligaya, masaya, payapa, kung wala pong Diyos na nagmahal talaga sa atin. Kasi okay, hindi natin mamahalin yung isa't isa ng totoo. Siya ang una nagmahal sa atin, di ba? Siya ang una nag-adjust sa mga ugali natin. Yes, yan. Tama. Diba? Siya ang una nag-adjust. Nung pinako ang Panginoong Jesus, siya nag-adjust sa ugali natin. Dapat tayo po ang pinako doon. Pero pinako niya lahat po ng kasalanan natin. Yes. Doon pa lang, makikita natin. Siya ang una nag-adjust para sa atin. Para sa iyo, para sa akin. At kailangan natin malaman yun. Di ba? Kaya simpleng-simpleng adjustment lang eh. Mag-adjust na tayo. Mag-adjust na tayo kasi ngayon po kasi na maraming nasirang pamilya dahil hindi nag-adjust po tayo. Nag-submit. Nakakalungkot dahil hindi naman, kasi mga matatanda, kaya nyo naniniwala ako, kaya mo harapin yung bukas eh. Matatanda na tayo eh. Yung mga challenge na batikot, pero paano yung mga bata? Hindi po yung family. Napakahirap po nun. Kaya, yun po ang sa amin po, una maging maganda foundation natin. Panginoon. Dahil doon po magmumula yung tunay na pagmamahal.
Tuloy na pagmamahal sa buong pamilya. Relationship sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Galatians 6:9, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Yes, diba? Don't give up for our family. Oh, bakit may pagdadaanan ka kapatid ngayon, give it to God and hayaan mo siyang pumiyo sa buhay natin. Yes. Diba? Sa buong buhay ng pamilya niyo. Kaya napakabuti ng Panginoon sa atin dahil patuloy niya tayong I expect pa tayo na lalo niya tayong tuturuan habang lumalakad tayo sa Panginoon at marami siyang ituturo at maraming amazing things tayong mararanasan. Yes. Pag sumama tayo sa Panginoon. Amen. Hindi lang ikaw, kundi ang buong pamilya mo, ang buong angkan mo, ang next generation ng angkan niyo. Say, di ba? O kamak lang, Reyes, yung buong angkan mo, hindi lang ikaw. Lahat madadamay. Amen. Pag natutunan natin sumunod sa pinapagawa ng Panginoon. Lahat masaya. Lahat magiging masaya. Di ba? Kahit yes. May pagsubok. Yes. Panigurado yung sinabi ng Panginoon, di ba? Uh-huh. Ako ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap yes. Sa akin. Yes, most na impossible sa akin. Kaya, kapatid, yun lang po ang may share namin sa gabing ito at naniniwala kami na patuloy tayong pagkakaluma ng Diyos ng mga bagay na sa pamilya natin na magdudulot ng kasuya. Yes, okay. Amen. Amen. Yes. Okay po. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa gabi na ibinigay niyo sa amin. Salamat po sa mga bagay na tinuturo niyo po sa amin bilang isang pamilya, Panginoon. Yes. At Lord, bilang mga magulang, bilang mga head of the family, anak, asawa, patuloy na turuan niyo po kami, Panginoon, na gawing masaya ang aming tahanan. Yes. At magagawa lang namin sa ito pag naka-angkla sa iyo. Yes. Sa iyo kami nakasandal, Panginoon. Amen. Dahil naniniwala kami, anuman ang pagdaanan ng isang pamilya, kung ito'y nakasandal sa iyo, mananaig pa rin, Panginoon, ang kagustuhan mo. Mananaig pa rin ang kalooban mo sa pamilya na iyon, Panginoon. Amen. Yes. Lord, salamat po sa gabing ito, sa mga bagay na tinurong sa amin. And Lord, nagpapasalamat kami na ikaw ang unang nagmahal sa amin. Amen. Panginoon. Salamat po sa pagmamahal mo sa amin, sa pagtanggap mo sa amin, amen. Sa karumihan namin. Amen. At ngayon po, Panginoon, naniniwala kami, nag-speak kami ng pagpapala yes. Sa bawat pamilya na nanonood yes. Ngayon, Panginoon. Yes, speak life, provision, healing sa kanilang buhay, amen. Panginoon. Maraming salamat po. And this we pray in the name of your Son, Jesus Christ, amen. And in the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen. And amen. Thank you po. And God bless everyone. Yes. We thank you for your blood, O God. We thank you for what you have done on that cross for us. We die and rose again for every one of us, oh Jesus. We receive that blood. Receive your mercy and grace, oh Jesus. So we worship in this place, oh God. Oh Jesus. Let's continue to dwell in His presence right now. This may be a new song for every one of us. Damhin natin yung bawat lyrics ng kanta ng pasasalamat sa ginawa ng Diyos para sa ating lahat. Kung saan tayo natagpuan ang ating Diyos at saan tayo dinala. I was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide. Left behind to build it here inside. And there at the cross you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. So thank you Jesus for the love, the blood,
took my place, laid inside Batumbo's sea. You were buried for 3 days, but then you walked right.